Tinanggal na ng gobyerno ang value-added tax o VAT sa 21 gamot. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kabilang dyan ang ilang gamot para sa cancer at diabetes. VAT-free na rin ang ilang gamot para sa high cholesterol at hypertension. Mas mura na rin mabibili ang mga gamot para sa mga may mental illness, tuberculosis at kidney disease. Ikinatuwa naman ni Health Secretary Ted Erbosa ang hakbang. Ayan naman ngayon ang pinaka-modern way of controlling the non-communicable disease. Kaya prioritize ko yung hypertension and diabetes. Two of the most common non-communicable disease. Kasi yung mga mahihirap, humihinto ng pag-inom. Kasi nga, mahal. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.